Grabe, nire-resist. Tignan nyo itong nakita ko na maxi scooter. Meron siyang camera at may re-record mo na yung inyong biyahe. Pwede mo pang i-download sa inyong smartphone. Ngayon lang ako nakita ng ganito. Silipin natin ngayong araw itong Maxi 400 ng Bristol. Tara! Para sa mga na-resist natin dyan na gusto makapasok sa expressway pero sanay lang kayo dun sa mga maliliit na displacement ng motor kagaya ng mga 160 na scooter, hindi kayo maninibago dito sa Maxi 400. Kasi kung makikita ninyo, yung kanyang stance, medyo malaki na siya. Good for expressway purposes kasi medyo malalawak na kalsada doon tsaka malalakas ang hangin. May kabigatan na rin siya pero hindi ka ma-overwhelm kasi abot na abot pa rin to kahit ng mga short riders na kagaya ko. So makikita nyo, may height is just around 5'4 and 730mm na yung kanyang seat height. So kahit yung mga short riders ay pasok na pasok at kayang-kayang imaneho ito. Para naman sa mga tall riders, upright seating position tayo. Plus, meron pa siyang parang cruising style dito. Pwede mong ilagay doon yung paa mo. Kahit na mahaba yung legs niyo ay pasok din. So, both for short and tall riders, okay na okay to si Bristol Maxi 400. Pagdating naman sa weight is 208 kilograms. So, yung lapat natin during high speed ay masisiguro. Pero hindi naman siya overwhelming na kapag medyo na traffic ka ay sobrang bigat. So, sapat lang yung bigat niya para sa rides natin. At pwede din pang araw-araw. Sa ground clearance naman, especially ngayon na medyo mabaha na, medyo above average naman siya or mas mataas talaga kasi 170mm. Kahit na madaan tayo sa mga matataas na humps, medyo rough road ng konti or mga baha-baha, ay hindi ka mangangamba na sasayad agad yung motorsiklo mo. Plus, meron ka pang enough room para sa inyong OBR or pillion ride. Ayan o, sigurado magiging komportable siya kasi napakalapad ng kanyang seat. Isa sa favorite part ko sa kanya na is itong kanyang headlight. Kung makikita nyo, para siyang may mata dito tsaka may kilay dyan. Sa insect, para siyang praying mantis. Ayan, nanlilisik siya. So, napaka-aggressive nung looks niya. Plus, dinagdagan pa nila dito. Ayan, parang alien yata. Ayan, no? Ang ganda, napaka-futuristic nung design niya dito. In a good way. At kung makikita niyo itong isang to, ito yung sinasabi ko na camera. At papakita ko kung gano'y ang kalinaw. Maya-maya lang. Plus, dalawa yung projector lamps na yan, na LED. So, napaka-liwanag ng bato niyan sa gabi. And, meron din tayo ditong windshield na nakaka-add sa ating ease ng pagmamaneho. And for aerodynamics, para hindi tayo ganong kabugbog sarado sa hangin kapag bumabiyahe tayo. Dumudulas na yung hangin. Dito din sa kanyang windshield ay nakadikit yung ating Bristol na decals. Makikita nyo na this is, ito yung sinasabi ko na hindi kayo ma-overwhelm kung galing kayo sa scooter. Kasi kung makikita nyo, 14 inches dito sa unahan, tapos 13 inches naman sa likuran. Yung kanyang suspension is telescopic fork, tapos meron pa tayong protective boots dito. Ayan, no? So hindi agad-agad madadamage yung motorcycle ninyo kasi minsan natatasigan din to ng mga bato-bato kapag mabilis na yung ating facing sa rides. May reflector din tayo dito, added visibility. And ang exact size ng gulong is 120 by 70 by 14. Of course, tubeless tires na rin po siya. And yung mags niya is super minimalist lang pero napakaganda na rin po ng kanyang paint job. CST rin pala yung kanyang pinaka-stock tires. And if you're going to change it in the future, pwede kayo mag-Zineas tires. Ngayon, isa pa sa napansin ko ay itong kanyang fender all the way here. Napakanit ng design niya. Di basta-basta tatalsik kung saan-saan yung dumi. At saka dual sport na yung kanyang tires. Pwedeng pang off-road, pwede din pang everyday ko. Mute. Yung paint job naman, ang pinaka nagustuhan ko dito, itong kulay gray, kaya ito yung binavlog natin ngayon kasi para siyang Nardo gray. Ayan o, glossy yung pagka-gray niya. Plus, meron din po tayo dito, single hydraulic disc with two-pot caliper at ABS na po siya. For me, isa itong side profile niya sa parang pinaka-pogi niya na angulo na edises. Nagalo-halo na yung kulay ng fairings niya dito. So, hindi siya nag-stay sa body color lang. Mas ma-appreciate mo dito yung pagka-gray niya dito sa side na to kasi mas maraming fairings. Minimalist lang din yung mga logo. We have our Bristol logo here. Tapos, Maxi 400 naman sa unahan with some black trims going on in there. At saka meron tayo dito gunpowder na gray. Tapos yung mga inner fairings niya din ay kulay black. Tsaka meron ding mga touches ng gunpowder metallic. Isa rin sa nagustuhan ko sa aesthetic niya yung kanyang napaka-sporty na muffler. Ayan o, napakalaki o, parang basuka. Tapos meron din tayo ditong silver na paint job. At saka meron din tayo heat guard of course para safe yung ating pillion ride. Dito naman yung paa ng pillion ride natin eh. So, di siya basta-basta maiinitan dito sa exhaust natin. Plus, meron din siya end cap dito na nagpa-add ng style sa motorsiklo. For the rear suspension naman, Edisense, makita nyo, meron tayong dual shock absorber tapos dibaso pa yung stock na suspension niya. So, mas maganda yung feedback nito and somehow, kung makikita nyo, adjustable din siya para ma-calibrate natin sa gusto nating play ng suspension. Depende sa karga natin. Speaking of karga, pwede mo din siyang kabitan ng top box kasi built-in na siya ng bracket. Hindi ka na maghahanap ng compatible na bracket dito. Stock to stock, pwede mo na kabitan ng top box. Stick, di ba? And then, sa likuran naman,
naman, of course, meron din tayo ditong single hydraulic disc. At ABS. For the tire size naman, we have here 150 by 70 by 13. So, 13 inches wheels, halos kaparehas lang to ng mga 150 scooter natin. Kaya, pag na-drive mo siya, hindi ka maninibag. So, ko lang bigyan pansin yung upuan niya, Nereses. Kung makikita nyo, napakalapad po na kanyang upuan. At saka, super generous niya pagdating sa mga cushioning. Ayan, no? Tapos, may pinakasandalan pa yung driver. So, napaka-komportable nito. Plus, mas makapal pa yung foaming pagdating dito sa inyong pillion ride. So, pagdating sa comfort, sigurado isa to sa pinaka-comfortable na motor na masasakyan ninyo. Of course, Edisense, equipped na din ito with keyless system. Ayan, no? Keyless na po siya. So, dito ka na lang pipihit-pihit. Dito mo na lang bubuksan yung upuan, yung engine, fuel, dito na lang lahat. Plus, makikita mo, meron pa tayo dito sa gitna na USB ready na po yung kanyang charging port. And of course, may connectivity din. Kung gusto mong i-connect yung inyong smartphone dito sa pinaka-motorsiklo, ay maaari din po through cable or through Bluetooth. Pwedeng-pwede. Maganda sa kanya, dalawa yung kanyang side pockets, tas medyo nalalak pa eh, no? Oo, diba? Stig. So, napakadami mo mailalagay dito. So, syempre, testing natin kung kakasya yung aking iPhone 14 Pro Max. 1 terabyte. Fully paid. Uy! Luwag, kasyang-kasya. Oh, okay, magkasing sukat lang sila. At saka napansin ko na din siya, meron din siyang cigarette lighter dito sa pang nag-yoyosi dyan, no? Napaka-convenient nun. Plus, yung switch dito ay para sa side stand. Di ba may side stand sensor tayo? Na kung saan kapag sinayestand, buong mamamatay yung engine. So, pwede mo siyang i-off yung feature na yon dito sa switch na to. Habang doon naman sa kanan na switch, ay pwede mo namang i-turn off lahat ng electricals dito sa engine mo. Let's say, for example, napasugod ka sa ba, or naitumba mo yung motor, or may mga instances tayo na kailangan nating i-off yung electricals, pwedeng-pwede na dito. Accessible na siya para sa ating consumers. Galing, di ba? Doon mo rin mabubuksan yung kanyang pinaka-fuel tank, Tedes. So, magpapagas ka, super convenient na rin po niya. Yan, dito na lang. Ayun o, nakakabit. So, para hindi mo mawala yung fuel cap mo, may tally na siya doon. Pero siya, fuel tank capacity of 17.4 liters with an average fuel consumption of 25 kilometers per liter. Of course, it still may vary. Depende pa rin yan sa driver, sa bigat ng inyong kargada, at saka sa road condition, at marami pang ibang factor. So, you can get ng mas matipid pa, o kaya naman ay mas malakas sa gas. Depende yan. At ngayon, Tedes, papakita kita ko na sa inyo yung sinasabi ko kanina na camera functionalities niya. Meron siyang dashcam, napakadaming camera, meron pa sa likod, meron din sa harap. At ngayon papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. Kasama natin ngayon si Sir, ay, sir. Albert, ang ating Bristol expert. So pakita natin, sir, paano ba yung gumagana. Sir, push muna tayo para sa kilis. So pihit na natin ng isa. So dito makikita mo sa dashboard yung RPM, odo, so trip, battery, time, fuel. Lipat natin para makita natin iba. Iba naman details ng sa motor pag yung mga nagda-drive ka gusto mong makita yung ibang details, lalabas dito, sir. Tire pressure, makikita rin natin. Mga max speed natin, nare-record siya. Average speed, so trip, meron din. Battery voltage, makikita mo siya. Tapos driving time. Dito naman yung QR code, ito naman yung scan natin para makonect natin siya dun sa phone. So sa GPS, at saka other features ng motor. Po yung camera. Ayan. Yung front and rear na. Ayan. O, diba? Ayan. So makikita niyo ako, nandito ako sa unahan ngayon. At dito din, meron din siya sa likuran. So both sa unahan, tsaka sa likuran ay inyong maire-record ng maayos. And sa mga nagkatanong na Edisense, safe ba yan? May re-record ba namin dyan yung aming biyahe? Opo, at pwede nyo i-download yung inyong pinaka-footage sa inyong smartphone. Ganun siya ka-convenient. So, kung may nangyari mga aberya, aksidente, o kung ano pa man sa kalsada, ay alam ninyo na yung safety ninyo ay naandun. Hindi nyo naiisipin na kailangan maglagay pa kayo ng inyong action camera sa helmet dahil yung mismong motorcycle ninyo ay meron na pong camera. Diba? Sobrang astig nun. Dun pa lang, panalo na yung inyong pambibili dito. Ako nga mismo, nainganyo eh. Sabi ko, ba't ngayon ko lang nalaman to? Sana meron tayo nito ngayon. Isa pa sa medyo maliit na details lang Edisense, pero I think worth mentioning is yung kanyang turn signals. Kung mapapansin ninyo, kapag nag-turn signals ka sa left, nagkakaroon ng extra light dito. So kapag ka mas madilim yung kalsada, mas kitang-kita yan. And of course, ganun din sa kabila. So kung saan ka nag-turn signals, mas lalakas yung ilaw doon ng bahagya, kaya mas kitang-kita yan, lalo na kapag complete darkness. And then of course, kapag nag-hazard ka, yan, parehas din na iilaw yung extra lights niya dyan. Plus, kapag nag-sudden brakes ka, ay magkakaroon siya ng konting hazard, parang indicator na, oops, huminto ako ng mabilisan. Yung mga sudden brakes, no, nangyayari kasi sa atin yan. So that's something na really commendable dito sa mga small details. They really pay attention dun sa mga ganong detalye. Galing, di ba? Pansin ko lang din yung sense, no? Napaka-futuristic din yung design ng likod niya. Parang siyang si Wonder Woman logo ba to? Parang Justice League, no? Ganda nung kanyang pinaka-taillight, to. Very catchy siya. Kaya pagka nakasalubong motor, nakasabay mo sa kalsada, mapapaisip ka talaga kung anong motorsiklo to, eh. Plus, LED na rin po yung ilaw niya para sa plaka. May reflector din, added visibility sa atin at night. Dito naman yung kanyang rear camera. Ayan, no? Dito nyo makikita. Tapos, nakahiwalay din, kaya super stylish nung kanyang turn signals. LED na rin po
po yung isang yan. The fender, medyo hanggang dito siya, oh, kaya yung angkas natin safe na safe sa mga talsikan. So covered na covered naman siya. Tapos meron siya parang half lang dito na may sisilbing tire hugger na rin, kaya neat yung design niya. Hindi tatalsik kung saan yung mga putik-putik. Para naman sa seat netizens, pwede mo siyang dito sa key or pwede din dito sa pinaka susian. Fold mo lang siya. Yan, bubukas na siya. At dun mo na makikita yung kanyang seat storage. Tapos, kung gusto mo naman, or let's say, nalobat yung key mo, pwede din itong magsilbing physical key. Ayan, no? Dito sa pinaka-remote. Pwede mo siyang susian dun. Actually, for the seat storage, ang mailalagay mo dito yung inyong mga basic needs. Mga raincoat, papeles ng motor, manual, yan. Yan yung mga magkakasya dito. Kaya nila nilagyan din ng bracket na dito para kung gusto mo ng extra luggages na madala mo sa long ride, palagyan mo ng malaking top box para bagay din sa forma ng motor. Pwede pang mag-side bags dito. Ito eh, kung gusto ninyo eh. Pero I highly recommend top box na lang dito. May basic tools na rin tayo dito kasama. At saka, meron din siyang assist light. Ayan, no? Para kita mo yung mga papeles mo dito. Kung bawa, na-checkpoint ka sa madilim. Ayan, pwede mo siyang makita. Pagdating naman sa mga pindutan niya or buttons, headsets, at mga switches, so makikita ninyo, may ilaw din po yan. Kaya kapag ka sa gabi, mas useful yan kasi kitang-kita natin, no? Saka nakakapagpaad ng design sa motorsiklo. Plus, napansin ko, meron din siya dito parang park brake lock. Ayan, no? Dito, headsets. Tapos, adjustable din yung pinaka-brake levers niya, tsaka may passing light. Napaka-importante ng passing light. Tapos, busina. Pakinggan natin yung busina. Sa kanan naman, we have our kill switch, tapos yung hazard button, at tsaka meron din tayong switches para sa ilaw kung gusto mong buksan all the way or gusto mong patayin, tsaka yung ating electric start. Tapos yung ating namang handle grips, ayan, on the regular side tayo dyan, plus may balancer tayo na stainless sa dulo. So, sakto-stop, presentable na talaga. Okay, analysis, usapang top speed naman tayo kasi marami nagtatanong ano abang top speed niya ito. So, ayon sa kanyang papers, ang kanyang top speed is 138 kilometers per hour. So, that's very decent para sa maxi scoot na 400. And of course, hindi naman natin kakailanganin paraging tumap speed, di ba? Ang pinaka-importante ay ang kanyang engine specification, which is liquid-cooled na rin ito, kaya mabisa kahit mahaba yung biyahe. 4-stroke, dual overhead cam, parallel twin engine, at 8-valve. So, naka-parallel twin na po tayo para dito sa maxi scooter na to. Ganun siya ka-astig ni Edison. Usually, di ba, single cylinder pa rin yung mga maxi scoot na entry level. But this one is already parallel twin. Mamaximize natin yung fuel efficiency at saka yung power output, which is 21.7 kilowatts ang kanyang maximum power and 33.5 newton meters of torque naman ang maibibigay niya sa atin na torque output. So overall dimensions naman, just to give you an idea, netizens, meron tayong 2,306 by 820 by 1,343 millimeters at wheelbase na 1,578 millimeters. Napakalaki din ang kanyang pinaka turning radius na 48 degrees. So pwedeng-pwede pa rin sa mga singitan sa mga traffic. So sound check natin yung sinasabi ko na para twin. Yan. Ayos. Gusto ko sa kanya yung tahimik lang para hindi nakaka-stress kapag nabiyahe. Kasi usually sa big bike, nakaka-stress na rin kapag sobrang ingay eh. Pero itong isang to, tahimik lang siya. And of course, napakaganda ng tunog niya at mararamdaman agad yung smoothness ng engine dun pa lang sa pinaka-rev ninyo, no? So, ang galing. Ganda to. Sana matest drive ko na. Shout out, Bristol. Baka naman. Ang tanong na this is, magkano nga ba ang presyo nitong Bristol Maxi 400? By the way, available ito dito sa Caloocan. Tanongin natin si Miss Lu. Magkano po ba ito, madam? Yung presyo po natin ng Maxi for this month is nasa 358 po, sir. Okay. So, naka less 10,000 lang siya. Wow. And then, meron po tayong worth 10,000 na e-gift po, sir. Pwede natin pambili sa mga accessories po. Dito like, din? Yes, sir. Dito din. Like helmet or any accessories, sir. Paano naman po pag-installment? Magkano po yung down payment tsaka monthly? For Maxi natin down payment, sir, minimum tayo of 20%. So, nasa 112. Magkakasama na po dun yung down payment, LTO natin, insurance po, tsaka shuttle. So, yun po yung pinakabuong kakashout natin for the down payment. And then, rest po ng balance is post-dated check po. E, magkano lang po yung magiging monthly nila sa bawa 3 years po? 12,968. Pero pwede pa rin po siyang bumaba if in like, for example, magbibigay po sila na at least 50% dun sa SRP ng unit, sir. Yes, thank po. You po, Miss Lu. So, ayun, netizens, ito na nga yung ating Maxi 400. Anong masasabi ninyo? Nagustuhan nyo ba siya? Comment nyo naman sa ibaba. Ano pang mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Ne Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye.